Good evening guys, yan, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ngayon po ang lulutuin ni Ivy ay magpapaksiw po ako ng aking ulam na isda. Dahil fresh po yung isda natin, so masarap siyang ipaksiw. Ipapakita ko po sa inyo ang aking own recipe na paksiw. Natatawag ko siyang paksiw Ilocana or paksiw Ilocano. Yun po yung ating menu for today. Tara guys, simulan na natin. Hello guys, ayan po, ready na po yung ating ipapaksiw. Mayroon akong fresh 3 fish. Dito na rin po yung garlic natin, ginger, onion, black pepper. Andiyan po yung salt natin, ajinomoto, tsaka yung rice vinegar po yung gagamitin ko. Tsaka meron din po akong cooking oil. Kung tatanungin nyo po kung para saan yung cooking oil, mamaya po papakita ko po sa inyo kung para saan. Andito na rin po yung water natin na ipangsasabaw. Yan po, ready na po siya. So, simulan na po natin. Yan guys, tara simulan na natin guys. Una ko pong ilalagay yung ating isda. Yan. Yan. Susunod po natin yung ating garlic, ginger, onion. Onion natin. Kahit konting onion lang. Pero ako kasi medyo marami yung nilagay ko para mas mabango siya. Para yung lansa niya matanggal. Yan. Lagyan na natin yung paminta. Paminta talaga. Yan. Sunod, yung ating ajinomoto. Konti lang guys, ang ilagay ko lang. Konti lang yung ilagay nyo. Depende sa inyo kung gano'ng kadaming ajinomoto yung ilalagay nyo pampalasa. Tapos yung salt natin, ganun din. Bahala na kayo kung gano'ng din kadami. Sunod, yung ating vinegar. Yan, rice vinegar ang gamit ko. Kasi yung rice vinegar, guys, is sobrang asin niya. Yan, tapos yung ating water na ipangsasabaw. Yan. Kayo na rin magtansya kung gaano kadaming water yung gusto nyo. Ayan. Ang bango guys. Hindi pa siya naluluto pero amoy ko na talaga yung ano niya, bango niya. So yung ating cooking oil, mamaya na po natin ilagay yung cooking oil natin kapag kumulo na po siya. Kaya po ako gumagamit ng cooking oil para po mas malasa, mas maninamnam yung ating paksiw. Tara guys, salang na natin. Ayan guys, naisalang ko na siya. Medyo kumukulo na siya. So, hintayin na lang nating maluto. Saka natin titikman kung yung ating timpla ay perfect ba o tama lang. Hindi siya maasim, hindi siya maalat. Check na natin guys. Yan guys, kumulo na siya. So, pwede na natin ilagay yung ating cooking oil para kumapit siya. Tsaka para yung lasa niya mas maninamnan. Siyempre guys, tikman nyo din. Yung iba guys, nilalagyan pa nga nila ito ng, ano, ng eggplant. Para kahit papano mayroon siyang gulay o kaya yung palaya. Pwede nyo din po siyang lagyan kung gusto nyo lagyan ng gulay. So, wala akong talong or ampalaya. Yan na lang ang ating paksiw. Pero masarap pa rin naman kahit puro paksiw lang siya na walang gulay. Ganyan po yung mga Ilocana. Ang bango guys, nakakabuto. Siyempre guys, tikman nyo din kung tama yung lasa niya. Sarap! Sakto lang yung asin, tsaka yung alat. Wow, sarap. Perfect. Ayan guys, ganyan lang po magluto ng paksiw Ilocana or Ilocano. Napakasimple, napakadali po yan. Kahit hindi ka po marunong magluto, kayang-kaya mo po siyang lutuin. Yun lang guys, abangan nyo po guys yung susunod na video ko kung ano po yung susunod po i-upload. Siguro po magluluto naman po tayo ng sweet spicy adobo with chili. Yun po yung susunod na lulutuin ko. Yun lang guys. Maraming salamat.
Hello guys! Ayan po, tapos na po siyang lutuin. Ito na po yung paksiw natin or paksiw Ilocano or Ilocano. Ayan. Ang sarap! Ang bango! Tara guys, kain na tayo. Yun lang guys, luto na yung ating paksiw. So, kakain na tayo. Yun lang po yung video natin for today guys. Yung paano magluto ng paksiw Ilocano or Ilocano. Abangan nyo na lang po guys yung susunod na video natin. Mag-ano naman po ako, sweet spicy adobo chicken. Yun po yung susunod kong gagawin. So, yun lang po. Huwag nyo na lang po kalimutan guys mag-subscribe, like, share, and click the bell button kung hindi pa kayo na, hindi nyo pa siya nakiklik para lagi kayong updated sa mga video ko guys. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye!